guys, ang 3D cat billboard. Ayun! Nakadungaw na siya! Upgrade or change the milk to oat milk? Finally, nakapunta na tayo dito sa Convocation Tower. Oh my God, ang lamig ng hangin! Para kayo humahawak ng yel. Mukha akong mag-iyako. Pagkayaan yung akin, di ba? Alam nyo, pangarap na pangarap ko yun. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, sa video na to, pumunta po tayo ngayon sa Shinjuku. And yes, dahil di ba ng previous vlog is nagpunta tayo na Shibuya at ngayon naman, Shinjuku naman ang ating iikutin. Actually, ang mga nililook forward ng Shinjuku, syempre yung parang shopping area nila, tapos si Godzilla, tapos ano pa ba? Ito mga nandito sa iba. Yan yung mga nakalista kasi sa itinerary ko na pupuntahan ko doon. And tignan natin kung lahat yung napupuntahan ko kasi it's already 3 PM kasi medyo mahabang oras na na-consume ko doon sa Shibuya. So, let's go. Oo nga pala, from here sa Shibuya. So, sasakay tayo Yamanote Line. So, ayun Yamanote Line, guys. Hanapin nyo lang itong JY na yan na color yellow-green. So let's go. Papunta doon sa itaas. And doon tayo sa number 1 kasi 'di ba? Ay nakikita niyo number 1 for Shinjuku, Ikebukuro and Ueno. Okay, parang dito sa Tokyo, wala dito mga walang mga escalator, no? Or natapat ako sa walang escalator na part. Ayan, so andito tayo, dito tayo sa number 1 ha. Kasi ayan, as you can see, dito tayo sa 4 Harajuku, Yoyogi, Shinjuku, Ikebukuro and Ueno. Okay? So dito yan. Let's go. Ayan. Wala pa, hindi pa tumadating. Ayan. Ay, grabe. Medyo puno. So, from Shinjuku to Shinjuku. Ayan, from Shinjuku. Okay, guys. From here sa mismo Shinjuku JR Station. So, dito tayo lalabas sa East Gate or sa East Exit. Kasi dito malapit yung Godzilla na ulo ni Godzilla na building. So, let's go there. Ayan. So, let's proceed there. So, East Gate ha? East Gate. Sakto. East Gate. Let's go. Pakitigan nyo, meron dito mga locker. Rental. If ever, kung gusto nyo guys, ayan yung presyo. 400 yung maliit lang. Pwede lang dyan yung mga shoulder bag, body bag, ganon. 500, pwede dyan yung backpack. Tapos 700, pwede dyan yung sigurong pang carry on na maleta. And medium size? Hindi ko sure ha. Kung ano yung mga kasha, but ayan guys, yung presyo ng mga locker. Dito sa Shinjuku. Alam nyo, hihiya ko, wala akong mahanap dito na CR. Yan, so syempre, para makalabas tayo, kailangan natin ang ating passport. Okay. Okay. So, saan tayo ngayon dito? East ba? Kasi sabi sa Google, puro east. So, puro east ang aking susundan. Okay guys, so dito ako nag-exit ha, sa exit na to na may for Kabukicho na nakalagay. So, let's go. Dito kasi tinuturo ni Google Maps. Dapat pa na naman yung lamig, Diyos ko Lord. Magabi na kasi, kaya yung lamig parang tumatagos na sa balat kalamnan ko. Ano yung ulo ni Godzilla dito? Kala pa ako nakikita. Search nga natin sa Google. Oh my God guys, una pa natin nakita yung 3D cat billboard. Isa sa itinerary ko. I know. Look! Nakikita nyo? Ayun guys, yung 3D cat billboard. Ayan. Wow! Alam niyo pag kasi na-search niya sa Google? Ay, ba't nawala na naman? Wala naman siya. Pero kasi kapag na-search niya sa Google or kahit anong itinerary na Shinjuku, isa yan sa lalabas, yung 3D cat billboard. Like, billboard alone lang siya, but isa yan sa mga tourist attractions na tinituring dito sa Shinjuku. Ayan! Ulit, oh! Ayan ulit si Kat. Hello, Kat! Tapos tingnan niyo guys, may katabi siya. Ayun o, Kat Cafe. Kikita niyo? Ang cool! Let's go! Lakad na tayo, papunta nun kay Godzilla. Hindi ko pa siya nakikita. Napaka nakikita ang ulo niya dito. Lakarin lang natin to straight from doon sa exit. Tignan nyo, kapag dito kayo dadaan, may makikita kayo mga kainan, ramen, bilihan ng sapatos, Converse, Yoshinoya. Joke, wala ko Yoshinoya. Kala ko Yoshinoya yung logo na to. Yoshinoya ba? Hindi. Alas pala. After kong makita si Godzilla guys, naghahanap na ako ng mall na kung saan merong si Ka super lamig. Ay, ang galing oh. Yung mga binili ko sa Don Quixote, meron dito. Oh. Ah. Susunod muna tayo pumasok sa Don Quixote. Matagal pa naman tayo dito. Meron pa tayong 14 days dito. Nakaisa pa lang tayong araw. Oh my God! Ayun! Ayun si Godzilla! Kikita nyo? Wait. Ayun! Nakadungaw na siya! Ang galing! Oo nga, ayun si Godzilla. Puntahan natin siya guys. And actually, hindi ko alam po ano yung meron doon sa loob ni Godzilla. Kasi, hindi ako nanonood ng vlog. Alam ko lang, ay tourist pa siya dito. So, puntahan natin. And, cool. Nakatawa naman. Guys, may malapit palang exit dito. May malapit. Tignan nyo. Ayan o. Oh.
May nakalagay dito, number 10. Bakit sabing ganun sa Google search is dun daw? But at least, nakita na natin yung 3D cat billboard, di ba? So guys, if ever kapag pupunta kayo dito kay Godzilla, ilalagay ko yung tamang pinakamalapit na i-exitan nyo dito sa screen, okay? Yan, lalagay ko dyan. Ay, wow, Don Quixote, oh. Don Quixote pala itong isang buong building na yan, guys. Donkey! Papasok ako, guys, dyan sa building ni ano, ni Godzilla. Tignan natin kung ano yung meron dyan. Tignan nyo, ang sarap po. May sushi. Alam nyo, hindi pa ako nakaschedule kumain ng sushi. Wala pa akong nare-research na masarap. But guys, but ang plano ko ay kakain ako sa isang conveyor sushi belt ulit tulad dati. Ganun na lang ulit yung akin yan. Kakainan, parang yung kinainan natin sa Osaka. Diba? Mabuti naman. Ito pala eh, parang mall ito. Kapasok tayo ngayon and alam nyo na, si Alako. Ihi ako. And afternoon, ano pa ba mga pwedeng puntahan dito sa Shinjuku, guys? Comment down below. Joke, mayroon ako nakalagay na itinerary for sure, di ba? Ano yun, pupunta ako dito na kaya ang pag-researching ko? Sinihan pala to. Pupunta tayo magsisine. XCR na tayo. So guys, tapos na ako doon. And actually, hindi ko mahanap yung entrance sa panig doon sa pinakataas. But at least, nakita na natin si Godzilla. And ayun natin ganyo. Ang nasa likod ko is yung Kabukicho Tower na. Okay, so ngayon, magpunta tayo doon. Kakatuwa. Yan ah, tignan niya. Nakalagay dyan, Tokyo Kabukicho Tower. Wow, mas may Starbucks din ah. Finally, nakapunta na tayo dito sa Kabukicho Tower. Oh my God, ang lamig ng hangin. Wala pa namang usok yung ano ko, yung hininga ko. Diba usually pag malamig, wala pa. Ibig sabihin, hindi pa todo yung malamig niya. Hello, Kabukicho. Okay, dito muna tayo sa Starbucks, guys. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng matcha or nagpupunta tayo dito sa Japan kasi kakaiba. Let's go. Saan mainit? Oh, thank you. Mainit. Ito yung itsura dito. Diba? Wow, ganda. Okay. So, order na tayo, guys. Saktong-sakto. So, one green tea matcha latte, a green tea latte, venti, iced. And can you upgrade or change the milk to oat milk? Okay. One matcha cream donut. Ayan guys, matcha cream donut. I'm so excited. Ngayon ko pa lang itatry ito, actually. And ngayon ko pa lang di talaga malalasahan. That's all, that's all. For here. Do you have many chairs upstairs? Yes, we have six, but we are crowded now. So, I recommend you get the seat first. So, our bill natin ay how much? $9.41. Ice matcha tea latte with oat milk and one matcha cream donut and $9.51. Okay, can you change it for to go? Okay, thank you. Alam nyo ba? Tawang-tawa ako. Dahil ako yung nagbubukod tanging nag-iisang customer na nandito sa labas. Lahat sila nasa loob. Kasi may heater nga doon sa loob, diba? So medyo mainit doon. Eh ako nga, gusto ko sa malamig. Actually, hindi ko alam. Kung napapansin niyo sa lahat ng videos ko, ah. Ma-observe niyo yan sa lahat ng vlogs ko. Mahilig po ako talaga sa malamig. At medyo pinagpapawisan ng ilaig ko ngayon, eh. Kaya bumusang ko siya. Ayun, no? Medyo pinagpapawisan na nga siya. And sabi sa akin ng mismong staff doon, talaga na, is it okay? Wala na doon silang available na chair kasi puno na doon sa second floor kasi okay pa yung first floor. Sabi ko, yeah, it's okay. But can you please make it to go kesa for here ba yun? For here to go. Ayun, for here. Tapos, yun, pinapalitan ko. Eh kasi guys, talagang ano, feeling ko eh, kayang-kaya ko talaga yung lamig. Kapag ka normal lang naman na lamig, ang ayoko lamig dito sa winter party dito sa Japan. Kapag ka mahangin, yung mahangin tapos yung lamig, para kang pag tumatama sa kamay niyo, para kayo humahawak ng yelo sa Pilipinas. Alam niyo yung yelo na matagal niyo hahawakan. Ito lang ang lamig-lamig dito ng table na to. Ay, Diyos ko, ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng Japan ano dito, ng green tea matcha latte. Green tea latte. Chalan ko. Ang saya talaga, ang sarap. Ibang-iba, walang sinabi yung doon sa Pilipinas, guys. Promise, pagka pumunta kayo dito, ito yung inumin nyo. Ito yung favorite kong iniinom sa Japan. Sarap. Tapos ang gawin nyo, kapag ka meron kayong in-order na ganito,
ano to eh, green tea latte ba to or matcha latte? I don't know the difference. But basta yon, yung green tea latte nila, to sabihin niyo, can you change the milk to oat milk? Oat milk guys ha, the best. Ayun, kainin natin tong kanilang donut. Ooh, lamig. Tumatama sa akin yung hangin. Ito yung donut. Oh. Ayan, as you can see, ayan yung donut. Ganang sarap. Ang sarap. Ganang sarap. Lasang pancake. Ang sarap ng loob. Mayroon siyang feeling eh. Kita nyo? Sarap legit. Combo guys, green tea latte tapos itong green tea donut nila. Combo. So, para sa mga viewers ko na nagtatanong o nag-iisip ko ano nga ba yung lasa nito. Sa mga hindi pa nakakatikim ng matcha kahit sa Pilipinas, ayaw itay. Yung sa Pilipinas kasi medyo matabak siya. Dito medyo matamis. Pero hindi na ako nagpalagay kasi dito ng sweetener kahit ano pa man. Ang sarap. Diyos ko Lord. Tapos ito din. Ay! Grabe. Yung kamay ko nanginginig na. Ako ang iniisip ko, kung sakali man na tayo ay maka-encounter ng snow for the first time, guys, promise, titikman ko yung snow. Pero yung nasa langit pa, hindi naman yung nasa baba na. Gusto ko talagang, guys, maka-experience ng snow. Winter na nga ito eh. Ayan, medyo nilalamig na iliin ko. Sasara na ulit natin. Di ba? Ganun lang yun. Tingnan lang kung Japanese. Siguro sinasabi, sino ba ito? Nasa labas ng stall, hindi man lang nilalamig. Sarap ng donut. Worth it, babalikan. Worth it to. Ang sarap. May feeling ka pala siya. Akala ko yung mismong parang, ano lang, yung mismong parang glaze lang. Yummy. So ngayon, naghahanap ako ng aking paboritong pinupuntahan sa Taiwan. Saka doon sa Osaka, which is yung bilihan ng second hand items, which is yung Second Street. So, check natin. Balik natin yung magustuhan tayo doon. Pag may nagustuhan tayo, edi magpapabudol tayo. Gusto kong tumingin kasi ng wallet, guys. So, yun. Sikat na sikat naman yun dito. And lahat naman yun is a hand-picked. Talaga ng mismo mga staff dito sa Japan na talagang hindi siya sira, good condition pa, and whatsoever. So, search na lang guys is Second Street Shinjuku. So, yung Google Maps link, ilalagay ko na lang sa description ng video na to. Ayan guys, finally nakita ko na itong Second Street by Jumble Store. Okay, so pasok tayo. Let's go. Oh, so mga winter clothes agad yung nakita ko sa malubong sa akin. As you can see, CDG agad bumunga to. 1,900 yen ang price niya. Ito mga luxury items, mga Louis Vuitton, Celine, Dior, Prada, Sumiyaki. Ito yung mga products here. Ayan, mga Supreme. Check tayo ng price. Para may idea tayo. Ang price nito ay 6,900. Ang mura naman. Feeling ko naman original yan kasi guys, di ba bawal ang fake dito sa Japan. Bag. Ang mura naman. Oh, mga wallet. Uy, oh, Elving wallet, oh. Wait, ba't ganun yung screen? So, 49,900. Diba? Okay. Tapos ito, oh. 179,900. Ano yung mga nila? Customer Hermes. 64,800. Grabe yung mga second-hand tong luxury items. Tayo sa taas. Meron pa sa second floor. So, might as well. So, bilhin na natin ang pagpunta dito. Dahil medyo malayo siya. Uy, hello. Meron po kayong ano? Ha? Joke. Balikin yun. Ayan. Coach, oh. 7-9. Uy, ang full naman ito. Kano to? Itong coach na to. 9-9. Ang cool, no? Hindi kasi sa akin, guys, bagay yung ganyan. Bagay ba sa akin yung ganyan? Like, this one. Mukha akong mag-yakult. Pagdayaan yung akin, di ba? Nasuot.
Ito ang mga shoes. If ever, kung gusto niyang bumili, check natin po. Oh, ang price niya is 10,900 Nike. Oh, Dunk Low Retro. Wallet talaga target ko guys eh. Pero wala kasing gusto ko. Ah, okay yung wallet niya dito. Oh. Ayan, as you can see. Ito. Ayan ang Kenzo. Yan yung brands. Walang yung gusto ko. Ganun lang. Pwede may kalako ayaw. Ito parang gusto ko to. Maganda no? Steel na ba? 99. Japan yan yung price. Okay, balik ulit tayo. Ang taas naman ng mga floor dito. Ang taas. Yan yung mga wallet. Sayang yung price. Parang ganda nito no? Pero not my personality. 35,900 yan. Mga New Balance, tigyan niya. Ayan. So, yung price ng lalaro ito. 39,900. 17,900. 19,900. 14,900. Malilinis pa, guys. Good deal na ba? Or no? Wala tayong napili. Baba na ulit tayo. Papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung wallet ko ngayon at ang hinahanap ko. LV na ganung print din. I mean, na ganung style. Okay, guys. So, nadaan tayo dito sa Apple kanina. So, ayan yung logo. Wait, nakikita ba? Wait, pa tayo mag-focus. So, ayan, nakikita niyo ba Apple? At ngayon, ang gusto ko, guys, ay i-check natin kung magkano nga ba ang AirPods Max dito. Kasi alam nyo, talagang baliw na baliw ako doon sa AirPods Max. Kaya lang, hindi ko siya binibili kasi mahal. 30,000 pesos yun, guys. Pero alam nyo, pangarap na pangarap ko yun. Yung AirPods Max na yan. Kasi guys, mahilig ako sa Apple. Hindi naman halata sa mga previous video ko. Hindi pa ako travel bag. Puro ako unboxing ng Apple products. So, gusto ko guys siya talagang i-check. Gusto ko din talagang bilin. Kaya lang, hindi ko alam kung sa Hong Kong ba siya mura o dito sa Japan. Pero, mayroon akong mga friends kasi dito na nagsasabi. Sa aking haba na daw yun mura. Sabing ganun. So, let's check. So guys, ayan. AirPods Max. Nag-check ako. So, ang price is... How much is the price again? So, ayan guys yung price, 84,800. And this one, ito yung gusto kong kulay. Space gray. Yes. Space gray, okay. Do you have stock? Yes. Ah, ayan guys yung stock. Okay, pag-isipan natin. Ah, no stock na blue. Okay, may stock guys yung black. But I'm still thinking kung dito ako bibili o sa Akihabara. Okay? Pag-isipan natin. So, ayun, na-try ko na, na-testing ko na. Akala ko bawal mag-video, kaya konti lang yung clip na video ko kasi sa Macau na Apple Store bawal. So, guys, tinry ko, tapos alam niyo ko ano sabi. 84,800 daw dito sa Japan, tax-free na 'yon sa Apple Store 'yun ah. So, kinonvert ko siya 32,000 pesos. Alam niyo sa mga Instagram store sa Pilipinas, yung mga sikat na mga Instagram store mobile card, PH, Jadid Gadgets and whatsoever, 29,000 lang 'yon. So, iniisip ko kung doon na lang ako bibili or sa Apple Store. Or sa Akihabara. Okay, so that sums up our Shinjuku vlog. And guys, so far, napunta naman na natin lahat ng mga dapat nating puntahan. Unang-una dyan is yung Godzilla na may mall na nasa tuktok yung ulo niya. Tapos pangalawa is yung Kabukicho Tower. Pangatlo is yung Second Street. Pang-apat is yung mga dapat nating ikutin dito sa Shinjuku. Kasi gusto ko lang talaga itong i-explore. Kasi yun nga ang aking pakay dito. Tignan ko ano yung mga Shinjuku. Kasi ang mga nakikita ko lang Godzilla and something. At least napuntahan natin. So ngayon guys, thank you sa panonood ng Shinjuku vlog. And abangan nyo bukas ang susunod na episode ng ating Tokyo vlogs dito sa Japan. Okay? So yun lang. Thanks!